Tumataas na naman ang mga kaso ng COVID-19 sa Southern California, lalo na ngayong winter, dahil sa nakakahawang Omicron variant. Ayon sa Los Angeles Public Health, mula December 29, mahigit 16,000 na kaso ng COVID-19 ang nakatala kada araw. Malayo ito kumpara sa 1,000 lang na mga kaso kada araw noong unang linggo ng December. Habang wala pang opisyal na lockdown order mula sa Los Angeles County, ilang mga negosyong pagmamay-ari ng mga Pinoy ang pansamantala nang nagsara. Nagsara din ang Philippine Consulate ng ilang araw matapos malamang may isang staff na na-infect. Dumadami man ang mga kaso ng COVID-19, umaasa pa rin ang ilang PhilAm frontliner na malalabanan nito kung sana'y mas dadami ang magpabakuna. With all the measures we've done, para kay Dr. Danielle Kulayko, vaccination ang laban sa mga bagong variant. As long as the world is not vaccinated, we're going to keep, you know, continuing to see these new variants emerge until we see vaccine equity globally. But you know, in the meantime, here at least in the US, we have the tools available. We have plenty of vaccine supply, not only to get everybody fully vaccinated but also boosted. Umiikot si Kulayko mula LA County papuntang Kern County kung saan mababa ang vaccination rate. Tutulong din siya sa pag-administer ng 500 vaccination doses ngayong linggo, kasama na ang para sa mga bata, na ayon sa kanya'y importante para malabanan ng Omicron variant. I have a 6-year-old daughter and I got her vaccinated. And her only side effect that she had was a sore arm for like a day. So she's doing great and you know, I felt confident getting her vaccinated. Kung kahit ang mga bakunado ay na-infect pa rin, ayon kay Kulayko, mas mahihirapang mag-recover ang mga hindi bakunado. We are seeing now in the hospitals younger and younger patients getting hospitalized, getting put in the ICU, and unfortunately many of them are not making it out. And these are largely unvaccinated people. Sa gitna ng pagtaas ng mga kaso ng COVID-19, nakatakdang magbubukas ang mga eskwelahan sa LA sa susunod na linggo at nire-require ang mga estudyante at mga teacher na magpa-test bago sila bumalik ng campus. Para sa TFC News, Henny Espinosa, ABS-CBN News.